Charles Barkley mga idol at si Kevin Durant ay meron ngang naging sagutan na. Sinabi kasi mga idol ni Charles Barkley na hindi nga daw best player si Kevin Durant noong panahon niya sa Warriors at naging bus rider lang daw siya mga idol. Ibig sabihin, naging pabuhat nga lang daw siya kala Stephen Curry, kala Clay at kala Draymond. Sumagot naman agad mga idol itong si Durant sa kanyang Instagram. Pinost niya nga ang litrato neto ni Charles Barkley kasama ang kanyang mga teammate at sinabing "Where would Chuck be without the big homies?" Ano na nga lang daw ang mangyayari dito kay Charles Barkley mga idol kung wala ang kanyang mga dating teammate? At bumawi pa nga mga idol etong si Chuck sa kanyang show na NBA on TNT at tinawag na sensitive etong si Kevin Durant. Yan nga mga idol ang naging back and forth nila, ang naging palitan at banatan neto ni Durant at ni Barkley. Pero anyways mga idol, sa ating next balita nga ay magandang balita para sa team ng Golden State. Nireport niya kasi na mawawala na ang minute restriction ni Stephen Curry mga idol. Babalik na nga siya sa kanyang normal playing time. At mukhang naka-recover na siya mga idol at nakapag-adjust na siya sa kanyang pagbabalik. Kaso hindi na nga mga idol nilinaw ni Coach Steve Kerr na kung i-start niya na ba etong si Steph. Pero mga idol, kung babalik na nga siya sa kanyang mga normal minutes, siguro at given na rin na babalik na nga rin siya sa starting lineup. Hindi lang talaga nilinaw ni Coach Steve Kerr. Pero yan nga mga idol ay talaga namang napakagandang balita para nga sa mga Warriors fans at pati na rin sa Golden State. Hindi na nga malilimitahan itong si Steph pagdating sa kanyang playing time. At siguro't makakapag-expect nga tayo sa kanya ng big performance ngayon pwede na lang tapusin itong season ng team ng Denver Nuggets. As ating next balita naman mga idol, Talen Horton-Tucker nagsalita nga patungkol sa kanyang role sa team ng Los Angeles Lakers. Sinabi niya, better player nga daw siya kapag ang bola ay nasa kamay niya. Sabi niya nga, to have the ball in my hands and play and be at my best, it felt good to actually do that. Yan nga mga idol ang mga pahayag ni THT. Parang pinaparinig niya nga mga idol sa team ng Los Angeles Lakers, dapat na ibigay ang bola sa kanya dahil very effective nga siya kapag siya ang nagdadala ng bola kaysa kapag nga off ball ang kanyang laruan. At tama naman mga idol ang sinabi ni THT. Ilang beses na nga rin siyang nag-perform ng maganda kapag nga wala si LeBron at si AD. Pero mga idol, kung idedemand niya nga ito sa team ng Los Angeles Lakers, ay baka hindi ito mangyari. Andiyan pa rin naman si LeBron James at si Anthony Davis. Kaya nga't kung gusto niya pa rin na maging isang primary ball handler, ay mapipilitan siguro siyang lumipat ng ibang team. Pero anyways mga idol, sa ating next balita nga ay pag-usapan natin ang naging mainit na laban na itong Minnesota Timberwolves at ng Memphis Grizzlies. Ja Morant, game winner nga mga idol, game winning layup ang kanyang ginawa para nga mabigyan ng panalo ang Memphis 111-109. Ang kanyang stats sa laban na ito mga idol ay 30 points, 13 rebounds and 9 assists, 3 steal. Tramong si Desmond Bane ay may 25 points. Down nga sila mga idol at 1 point ng 10. Pero sa 4th quarter, dito na silang magumpisang mag-comeback at naging successful nga sila. Lamang na sila sa series na ito mga idol, 3-2. At yan ang nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!